And we are live. We are live. Good evening. Good evening, guys. And good evening sa aming mga viewers. Ako po si Brad Fit Ninyo. And ngayon po, sobrang special ng gabing to kasi ang aking magiging co-host ay hindi si Brad Fit Glenn, kundi ang napaka-sexy, napaka-galing na coach na si Ate Fit, Coach Rachel. Hello, Coach yes. Rachel. Wow, kiniklaim talaga sexy. Oh, thank you sa'yo, Coach Glenn. Brad Fit, at Coach Ninyo. Good evening, everyone. Welcome sa aming live health talk or fitness talk with Coach Ninyo. At syempre talaga naman kaabang-abang na naman yung ating guest ngayong gabi. Ayan. Tama yan, so, Ate Fit. And marami na, for sure ngayong gabi, marami na naman tayong matututunan, makukuha about sa ating guest. And sino ka ba tong guest natin, Ate Fit? Actually, sexy rin. Isa siyang idol. Narinig ko nga rin. Actually, excited niya ako kasi naririnig ko nga yan na syempre, katulad mo, isa rin siyang idol, na-achieve din niya yung mga body goal na tinatawag. So, wag na natin patagalin kasi sabi nga, hindi naman to, it's not about us for tonight, it's about her. So, tara, samahan natin ang mga viewers natin and pakinggan na natin siya. Pakilala mo na siya, Ate Fit. Yeah, syempre, sexy, healthy, fit, isa na siya rin mom, yan, and talagang idol, yan, walang iba kundi si Miss Lei. Ooh. Hi, Coach Lei, good evening. Good Kamusta evening, ka? Coach Lei. Hello po, good evening. Magandang buhay. Magandang buhay, Coach Lei. Ganda naman ni Coach Lei. Kaya nga, na-pressure ako kay, ano eh, kay Coach Lei. Siya lang sexy kasi. Nagra-radiate yung ano, kasexihan mo kasi. Wow. Sabi ni Melissa, wow, energy to the highest level. Hello, Melissa. Shout out sa'yo. And hi, Melissa. So, excited na kami, Coach Lei. So, ano bang unang gusto nating malaman sa kanya, Ate Fit? Ayan, so, sino nga ba si, ano, si, ayan, fit na fit na si hi sa akin, baby. Hello, Edra. Hi, Edra. Nagpe-play pa siya. Well, live na lang talaga. So, ganyan doon si, ano, si Miss Lei. So, si Miss Lei, gusto ka namin makilala. And ano ba yung mga ginagawa mo ngayon, sa panahon ngayon? So, sino ba si Coach Lei? Ayan. Ayan, magpapakilala muna po ako. So, my name is Coach Lei from Santa Cruz, Laguna. Actually, I'm from Lucban, Quezon. Pero ang nutrition club namin nandito sa Santa Cruz. I'm 32 years old. I'm a wellness coach and a full-time mom. So, meron din akong baby kasing tandaan ni Edra. 3 years old siya, makulit, maingay, takbo ng takbo. Ganun ba? Oo nga. Ayan. So, buti na lang, marami tayong time ngayon mag-alaga. Herbalife gives us the free time para maging full-time mom. Yes. So Coach Lei, share mo naman sa amin and sa mga viewers natin. Bakit mo nga ba pinili na maging healthy and fit? Ayan, kasi before Herbalife po, I used to work as a call center representative for almost 5 years. So dahil unhealthy ang lifestyle ko, poor eating habits, ayan, hindi ako nagluluto before, laging nasa fast food. Ayan, actually napaka unhealthy ko before kasi yossi, inom, ayan, kabataan nga naman. Ayan. So, dahil doon, I gained a lot of excess weight. So, hindi na maganda kasi talaga pa ako noon pero mukha na akong tita, nakakababa ng self-confidence. Ayan. So, marami pong reasons bakit ko napiling maging, bakit ko pinursu na maging healthy and fit. Unang-una, I was 25 years old at that time. Pero yung mga damit ng mami ko, hinihiram ko na.
So, lahat ng damit ko dati, hindi nakasya. Ang forma ko noon, mukha akong tita kasi 25 years old, pero ang damit ko, pang mami ko. Ayun, tapos low immune system kasi before, lagi akong umiinom ng ano ba tawag doon? Yung mga para sa sipon, nasal decongestant. Lagi pa akong may sinisinghot kasi sinisipon ako everyday, inaatake ako ng allergy and sinusitis. Yun, tapos low energy and tamad-tamad kong kumilos, ang bigat ng katawan ko, ayokong mag-e-exercise. Yan. At higit sa lahat, kaya ako naisipang maging healthy because of low self-esteem. So, pag nasa department store, syempre, pag may magugustuhan akong damit, susukat ko siya. Kaso, ayun, always hanggang fitting room na lang. Fitting room. Yes, hindi ka na makalabas. Nakaka-disappoint, saka nakakalungkot. Kasi, ayun, nakakababa ng self-confidence. Yun, lalo na pag picture taking, para-paraan na lang, para hindi makita ang fats, di ba? Kailangan laging may bag na malaki, pantakip sa bilbil. Ayun, dapat laging naka-side view para mukhang may angle. Ayan. O, so parang talagang relate din ako sa'yo, Coach Lei, na talagang andyan yung mga may bullies din, hindi mawawala, and then yung mga sabi mo nga, sinusukat mong damit, kasa na yung sa mami mo. Hi sa'yo, Tita Minda. Ayan, so ano ba yung naging struggles mo pagdating sa health and fitness journey? Ano ba yung ginawa mo para maikat na natin, hindi si Lei ito. Ano yung mga way or mga steps na ginawa mo sa iyong fitness journey? Ayan, struggles, marami po. Coffee addiction. Ayan, unang-una. Kasi before, dahil nga nasa call center ako, ang coffee namin unlimited dahil libre. So nakaka 7 to 12 cups of coffee ako before. Tapos sweets ang aking weakness. Talagang hindi ko matatanggihan chocolate. Wow, parehas tayo. So, cupcakes, ayan. At saka water. Talagang tamad na tamad akong uminom ng water before. Ayokong, ang isa pang struggle ko noon na ayaw ko, ihi ako ng ihi. Oh, ayan, yun. Ihi ako ng ihi. So, later on naman, nakasanayan na ayun, na-overcome ko din naman siya. So, strategies. Sa kagustuhan kong pumayat, buti na lang, sumunod ako sa aking coach at sa meal plan na binigay ng aking mother. Wala naman ako ibang coach, kundi ang aking mommy. Yan, napilit niya akong bumili ng isang set. Kailangan ayan ko na daw kasi magpapayat. Coach Lei, ano ba yung mga workout na may mga meal? Ano ba yung, bigyan mo naman kami ng sample meal plan na kinakain mo for the whole week, or meron ka bang mga recipe, or ano ba yung mga nabawas sa food, or ano ba yung mga dinagdag mo na workout? Ayan. Wala naman po akong special na ginagawa. Sa totoo lang, sinusunod ko lang kung ano yung nasa meal plan. Of course, yung shake natin, yung meal replacement shake, yung ating power breakfast, aloe tea and shake, hindi yan mawawala every morning. Kailangan talaga, seriously, correctly, and consistently. Ayan. So, dinagdagan ko ang aking water intake. Hindi ako nakakainom ng water agad ng isang baso, nalulunod ako. So, ginagawa ko half glass lang. Pero every 30 minutes, talaga halos every 30 minutes, hindi ko namamalayan, nakaka 4 liters na pala ako. Uh-huh. Ayun. Tapos, yan nga, nag-join tayo sa OBTC, sa Weight Loss Challenge, para mas ma-motivate tayong i-push pa ang ating result. Ayan, si Coach Lei, no? Ayan wow. Po, ako before. Yan. So yung damit na suot ko dyan, uniform mo dyan. Ayan. Oo, yung damit na suot ko dyan, damit ni Mami yan. Ayan. Tapos, pala yan. Yes po. So, ayun nga, I lost a total of 4 inches on my waist and amazing 20 pounds. Ayan. And then, nabuntis. Pero nung buntis ako, nakakatuwa, yung tiyan lang ang malaki. Pag nakatalikod, hindi naman halata. Kasi, yun pa rin, ginamit ko lahat ng products as my prenatal supplement. Talaga, walang hindi. Ayan. And then, after a few months from giving birth, I was already able to get back on track.
Ayan, naka-lose ulit ako ng nasa 20 pounds. So, total weight loss with Herbalife. Yes, syempre, Herbalife. Ayan, total weight loss na almost 40 pounds and 10 inches on my waist. Oh, Coach Lei, may nagtatanong, kumakain ka pa ba ng rice? Opo. Yes po, kasi rice lover ako talaga. So, kumakain ako ng rice, pero kaunti lang, hindi madami. Siguro ang rice ko ay nasa half cup lang every day. Yan, more on ano talaga, protein, ulam, yan, fish, chicken, tofu, ano pa ba? So, yun, talaga ang dami nating, actually, talagang yun naman dapat. Yung meal plan, sample meal plan ni Coach Lei. Ah, Coach Lei, papaano mo, ngayon ba nagko-coffee ka pa rin or nilimit mo na siya? Yun ang pinakamagandang nangyari sa akin, na-overcome ko ang aking coffee addiction. So, hindi na ako nagko-coffee, tea na lang. Yan, mas maganda, mas mataas ang antioxidants at nakaka-burn pa siya ng fats. Pag nagki-crave ako nung lasa, nung aroma ng coffee, sinasama ko na lang siya dun sa shake. Ayun nga yung ating ano premium shake, yung salted caramel frap. Ayun, wow. Salt na ka dun. Ayan. Wow. So, hearing your story, Coach Lei, hindi pala totoo na para maging sexy, dapat iwasan yung rice, ganyan. Kasi, di ba, majority Ate Fit, naririnig natin siya na, ay, pag ganyang sexy, hindi nagra-rice yan, ganun. So, hindi pala siya totoo, Coach Lei, based on your experience. Yes po, based sa experience ko, hindi naman natin talaga totally kailangan tanggalin ang rice. Optional po yun, nasa choice ng tao. Pero ang pinakakailangan natin talaga is yung balanced nutrition. Yes, balanced nutrition, narinig ko na naman. Talagang wala akong masabi pagdating sa pag itatama mo yung lifestyle mo. Sabi nga 70% of our lifestyle. Ayan, lifestyle. And 30% is genes. Ayan. So, Coach Glenn, ano pa ba yung mga pwede natin itanong kay Coach Lei? Huwag natin palampasin yung mga... tama yan. Ako naman, Coach Lei, curious ako, ano yung mga principles na na-develop mo and in-apply mo? Siyempre, kasi minsan hindi naman ganun kadali ma-maintain yung ganyang kagandang result. So, ano mga principles mo na na-develop mo para ma-maintain or ma-achieve mo in the first place? Ang lalim naman nun, Coach Lei. Principles talaga. Ayun. So, ano ba? Siguro po, discipline. Ayun. Mas naayos ko yung relationship ko with food. Kasi dati, wala akong control. Pag nakakita ko ng pagkain, go lang. Kain lang ng kain. Pero ngayon, meron ng limit. Yan. So, healthier options. Ano pa ba? Yun, consistency. Every day. Sabi nga nila, the secret of your success lies of your daily habits. Yes, so doon pala nag-start si Coach Lei. Yung, grabe, ano yung first program, ilang days yun? Nung una? Yung una kong result bago ako nabuntis? Yes. Sumali ako nun sa ano, sa fat loss challenge ng mga supervisors, kaya ako yun na-achieve. Yan. So, within two months na-achieve ko yung ano, 22 pounds. Tsaka, wow! Grabe! Oo, super. May workout ka ba? May workout kang ginagawa during weight loss program mo? Wala naman po akong fina-follow na specific na plan. Basta three times a day akong nasa gym noon. Pero more on ano lang, cardio, ganyan, nagli-lift ng weights. Ayan, pagka wala naman ako to, nasa bahay, nag-exercise. Pero at most 30 minutes lang. Yung ano, yung spell your name, yung alphabet workout. Ayun, basta magagawa ko lang siya everyday. Yes, oo. Spell ako ng Herbalife. Ayun na. Ang dali lang ha. Tatlo lang yung sa'yo ha. L-E-I. Ay, sino? Sabi ni... Hindi, Herbalife yung spell ko. Herbalife para... Relationship to food. Yan, right? Yeah. Choice of foods. Yes, tama naman. Totoo. Sabi, ang ganda ng takeaway natin sa kanya, Ate Fit, no? So, discipline and consistency. Napakalalim nga. Ang galing. Amazing, Coach Lei.
Yan, consistent kahit, ayan, kita ko sa background mo, andyan lang yung baby. Ayan, natatalon. Oo, so hindi had lang na ikaw ay mommy, hindi had lang na ikaw ay sabihin na, ayan, nakakapag-alaga ka pa rin ng anak mo, so napapagsabay mo, talagang isa ka sa inspiration. Ayan, ika nga, Coach Lei. Idol kita eh. Wow, thank you. Wow. Sabi ganun. So, Coach, moving on, Ate Fit, curious din ako, second to the last question na Coach Lei. If ever, kasi common to eh, yung mga story na naging fit, tapos bumalik ulit dun sa unhealthy lifestyle. So, ano to, situational, if ever mangyari siya sa'yo, tingin mo, anong gagawin mo ulit? Or ano yung one trait na gagawin mo para makabalik ulit, and bakit yun? What do you think lang? If ever, nababalik ako sa dati, siguro, one trait lang po talaga. May parang ano yan, ganito yan eh. Ito naman kasi si Coach Ninyo. Ganito yan, di ba tayo, mami? So, syempre, girl talk to. Mm-hmm. So, syempre, after mo magkaroon, parang ano, dati nagkaroon ka ng result, wala ka pang baby, ang ganda ng, yes. Sabi mo nga, nag-lose ka ng almost 22 pounds, talaga namang amazing. And then after nun, nagkaroon ka naman, syempre, andyan na si baby. So yan, boom, na talaga nag-gain ka na ulit ng weight. So ano ulit, binalik mo lang ba yung meal plan mo, or may idinagdag ka ba, or nadagdagan ba yung workout, yung oras ng kain? Yan. Ano yung mga ginawa mo pa? Kasi for sure, medyo mas challenging yan, di ba? Yes, mas nakaka-challenge. Challenging na yun, syempre. Nakaka-challenge talaga, lalo na kapag andyan yung pagkain sa harap mo, di ba? Ayan, so, ano pong ginawa ko? Nag-day one po ulit ako. Yan, so balik ulit sa day one. Yan, nagsimula ulit sa day one. Yes, ginawan ko ulit ng wellness evaluation ng sarili ko. Gumawa ulit ako ng meal plan para sa sarili ko. At yun, nag-commit ako na kailangan within this specific amount of time, halimbawa 60 days, kailangan ma-achieve ko ulit yung ideal, yung target ko. Ayun. And then, pagdating sa food, ngayon talagang yung isang kilong bigas pang isang linggo na namin. Wow! Ayun. Tipid pala sa inyo, Coach Lei. Ayun, so, pagdating pero naman sa ulam. Sa ulam. yun eh. So, Dumbo Coach Lei, ito naman, ano naman yung may ipayo mo sa mga kagaya natin na syempre, nagkaroon na ng magandang result, or kahit hindi man magkaroon ng baby, pero bumalik sa dati nilang pagiging overweight. So ano yung may ipayo mo sa kanila? Bakit sila bumabalik sa ganun? Ano ba yung pwedeng makapagpamotivate sa kanila para mas maging consistent sila sa kanilang wellness journey? Ayan. So, kung pumayat na kayo dati, tapos bumalik yung inyong mga fats, yung excess weight, okay lang po yun, huwag kayong mag-alala. That's normal, lalo na sa panahon ngayon, wala naman tayong masyadong ginagawa, wala naman tayong masyadong exercise, nasa bahay lang tayo, tapos ang daming tukso. Pag nag-open ka ng Facebook mo, ang daming pagkain na nakikita. So that's normal. Yan, una sa lahat, don't be too hard on yourself. Yan. So, and accept na baka kailangan mo na ulit ng tulong, baka kailangan mo na ulit si coach. Yan. So, isang message lang naman si coach, tutulungan ka niya ulit na bumalik sa dati to get back on track. Ayan, it's never too late. Actually, now is the best time para magbalik ulit tayo sa dati. Yes. Kasi magpapakita na, tapos tamang-tama naman, mas marami tayong time ngayon. So, samahan niyo po kami. Yan, samahan nyo kami every day. Let's be healthier, stronger, and happier. Kasi it's a win-win situation. Mas healthy tayo, mas maraming benefits. Hindi lang to para sa sarili natin. Pero
Kasi ako before ginawa ko lang siya para sa akin. Gusto ko lang pumayat, gusto ko lang ibalik yung self-confidence ko. Pero nung nagkaroon ako ng baby, na-realize ko na gusto ko na pala siyang gawin forever. Kasi wala namang talo. Pag ako naging healthy, yung baby ko, gagayahin niya din kung ano yung ginagawa ko, gagayahin niya yung lifestyle ko, yung kinakain ko. So, mas maganda. Kasi gusto ko pagdating ng age, katulad ng mami ko, magsi 60 years old na. Gusto ko, pag 60 years old ako, malakas pa rin ako, kaya ko pang makipagsabayan sa mga apo ko in the future. Wow. Kasi late na din tayo nagka-baby, 30. 32 na ako, ang baby ko 3 years old pa lang. So, ayun. Wag po kayong, yan, oh, don't be too hard to yourself. Yan, wag po kayong mawawala ng pag-asa kasi lagi namang pwedeng bumalik. Yes. Siyempre, it's a process. Kumbaga, kung gaano ka katatag sa anuman yung mga goals mo in life. Ayan. So, sabi nga dito ni Melissa, wow, alphabet workout, magawa nga yan. Ayan. So, talaga namang ang daming nakakakuha na rin ng tips. Ayan. So, coach, ninyo... So, grabe na, medyo na-stun ako, Coach Lee, kasi nga, common kasi pinagdadaanan ng mga, although hindi ako nakarelate kasi hindi naman ako mom, syempre, nakikinig lang ako eh. Pero, agree ako dyan kasi medyo challenging talaga on your part. And sobrang... Teka, Coach Lee, nyo, makakarelate ka kasi andiyan si Pao, di ba? Ah, oo naman. Maintindihan mo ngayon siya. Yeah, tama, diba? Yeah. Okay. Kasi akala ko nung una, sabi ko, ano ba to? Ganon. So, actually, it's a... Para bang nabe-verify na yung mga struggles din ng mga mom on their fitness journey. Pero nakaka-believe kasi despite the challenges, yun, tingnan mo naman ang mga result nyo, mga sexy mom, di ba? Oh, yeah. Di ba, mas, at least, andyan si Brad Pitt, naiintindihan niya tayo mga mom. So, mas nasusupport na ngayon ng mga partners nila, yung mga viewers natin. So, yung partners nila, kung let's say, mom na, andyan yung support. So, naiintindihan yung struggles and then, syempre, mabilis tayong ma-stress kung, lalo na, syempre, kung ikaw yung naiiwan sa bahay, ikaw yung nag-aalaga, and then, kailangan maglaan ka rin ng oras para sa sarili mo. Di ba, Coach Lei? True. Ayan. So, marami na naman tayo natutunan, Coach Ninyo. Tama yan. Tayo ng mga, ito, comment ulit. Ang dami nagko-comment, ha, in fairness. Mabenta si Coach Lei ang ating guest ngayon. So, sabi ni Melissa, siguro to, ma'am din to, so nakaka-relate siya. True, hindi dahil nagpapahealthy ay para lang sa sarili, kundi para sa taong nakadepende sa atin. Oh, yes. Wala. Lalim nun, ha? Lalim. May pinaguhugutan yan si Melissa. At saka, ang pagiging healthy and fit ay talagang hindi yan na nalalaos. Lagi yung uso kasi talagang number one na dapat nating i-priority is our health. Yan. So, syempre, para din sa family natin. And, syempre, ayan, Coach Ninyo, may sasabihin ka pa, ano ba yung mga things out na... Oo nga. So, words. Bago ka naman tatawan, Coach Lei, so, do you have any message of hope sa ating mga viewers? Kasi, Ate Fit, nakaka-overwhelm kasi we are growing viewers. Last episode, I think, umabot tayo ng more than 500 viewers. Wow! So, we are expecting na more or parang ganun ulit ang viewers natin. So, Coach Lei, anong message of hope mo sa mga viewers natin ngayon? And, of course, you can promote kung saan ka ba nila makikita. Pag may mga gusto silang personal questions sa'yo, mag-avail ng service mo, ng coaching mo. You can also promote sa kanila makakontakt. Ayan, thank you po, Coach Ninyo. And so, siguro it's never too late to work on your best self. And as a mom, dapat palagi nating, hindi lang para sa sarili natin, pero isipin natin, paano ba magiging proud yung anak ko sa akin?
Yun. So, always aim to be the best version of you. Yan. Invite ko po kayong lahat na mag-join sa aming second season ng Weight Loss Challenge starting on September 12. Ayan, virtual po ito. Ayan, join po kayo. Meron pa. Patlas ata ito eh. The Weight Loss Challenge po. Ayan, so September 12 ang start. And then, promote ko din po yung aking page, Fit and Light Wellness. Ayan, pakilike po. Another one is Level Up Wellness Hub. Ayun. Ipa-follow ko 'yan, Coach Lei. Ako din, syempre definitely kasi syempre bitin ako sa mga learnings ko kay Coach Lei. So doon siguro natin makikita yung mga activities pa ni Coach Lei and ano yung mga pwede pa niyang i-impart sa atin. So thank you Coach Lei sa iyong precious time. Alam namin sobrang busy mo aside from your mom, may mga clients ka ring inaalagaan, kino-coach. So, sobrang thank you for giving us time and sa mga viewers namin na ma-share kung yung ma-motivate din sila. And lalo na yung mga ma'am na nakinig. Diba, Coach Rachel? Yes naman. Sabi nga, yung senior kanina ni Coach Lei, food gives your body nutrition. Your body uses nutrition to heal itself. O, para mas magamit natin kung healthy yung kakainin mo, mas mag-i-improve yung health mo. Walang imposible. And ito nga, ang bilis talaga ng, talagang ang grabe ang mga post ng Fit TV. Ayan. Grabe, Brad Pitt, ha? So they all want the results, but they forgot to enjoy the journey. So health, fitness, and beyond. So yun po lagi ang paalala ng ating Fit TV. And maraming salamat sa iyo, Coach Lei. And Brad Pitt, thank you. At sa ating mga viewers. Thank you. Thank you, Coach Lei. Thank salamat you, thank din you. Po. It's been a pleasure na mag-guest yes. sa inyo. Ang saya. Salamat po and thank you sa lahat ng Thank you, Coach Lei.